Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Lumakas pa itong si Severe Tropical Storm Neneng habang binabagtas po ang Luzon Strait. Naglandfall kaninang 3:50 in the morning itong si Bagyong Neneng dito po sa bayan ng Calayan, Cagayan, and as of 4 in the morning ay nasa vicinity pa rin ito ng bayan ng Calayan. Taglay na nito ang 95 kilometers per hour malapit dun sa sentro at may bugso na hanggang 130 kilometers per hour. Kumikilos naman ito west-northwest at bahagyang mabilis pa rin 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po ninyo, itong mga kulay orange at kulay pula ay associated sa malalakas na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. In other areas naman, dito sa may Visayas at northern parts of Mindanao, meron tayong extension nitong si Bagyong Neneng at yung salubungan din ng hangin na galing po sa Timog Kanluran. So meron din mga pag-ulan doon ngayong araw. Ito naman yung pinakahuling track ng pag-asa regarding kay Severe Tropical Storm Neneng. Kung mapapansin po nyo, mas lumawak pa yung malalakas na hangin associated dito kay Neneng. Yung diametro nito ay umaabot na sa almost 800 kilometers. Samantala, yung mga malalakas na hangin associated naman doon sa kulay pula na bilog ay nakaka-apekto na sa Batanes and Babuyan Islands. Sa susunod na 24 oras, westward pa rin po o pakaliwa ang takbo nitong si Bagyong Neneng habang Severe Tropical Storm ang lakas nito. So meron pa rin tumabugso ng hangin na makakaranas sa malaking bahagi ng Northern Luzon. May mga pag-ulan pa rin po hanggang mamayang hapon at gabi. At pagsapit naman po ng bago hating gabi hanggang bukas ng madaling araw, ay posibleng nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible itong lumakas bilang typhoon habang nasa may South China Sea at kikilos southwestward po sa kalagitnaan ng linggong ito. Sa ngayon, dahil Severe Tropical Storm na si Bagyong Neneng, meron na tayong signal number 3. Ito po ay sa southern portion ng Batanes at sa Babuyan Islands. Storm force winds or napakalakas na hangin ang mararanasan sa mga nabanggit na lugar. Signal number 2 pa rin naman po sa natitirang bahagi ng Batanes, ganyan din sa natitirang bahagi ng Cagayan, buong Apayao, buong Ilocos Norte at hilagang parte ng Abra. Gale force winds naman po or sobrang lakas na hangin ang mararanasan doon sa mga nabanggit natin na lugar ngayong araw. At panguli, signal number 1 naman po or strong winds dito naman sa northern and central portions of Isabela, ganyan din sa buong Kalinga, rest of Abra, Mountain Province, northern portion of Ifugao at northern and central portions of Ilocos Sur. Strong winds or malakas na hangin ang mararanasan sa mga nabanggit na lugar. In terms of heavy rains, asahan pa rin po ang heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan dito po sa Apayao, Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands. Meron naman tayong moderate to heavy with at times intense rains sa Abra, Kalinga, northern portion ng Ilocos Sur at natitira pang bahagi ng Cagayan. Meron naman tayong light to moderate with at times heavy rains hanggang mamayang tanghali dito po sa Batanes, Mountain Province, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at hilagang bahagi ng Isabela. Sa mga nabanggit natin na lugar, pinag-iingat po natin sila sa posibleng mga pagbaha doon sa mga low-lying areas. Posible rin po ang pag-apaw ng mga ilog at malaki ang chance na magkaroon tayo ng mga pagguho ng lupa doon sa mga bulubundukin na lugar. Pagsapit naman ng hapon hanggang sa gabi kung saan itong si Bagyong Neneng ay papalayo na sa ating bansa, asahan pa rin yung moderate to heavy rains sa Ilocos Norte at mayroong mga light to moderate rains sa Apayao, Abra at Ilocos Sur. In terms of severe winds, meron tayong storm force winds. Inuulit po natin, napakalakas na hangin ang mararanasan doon sa mga mayroong signal number 3 sa southern portion of Batanes at sa Babuyan Islands. Signal number 2, gale force winds naman or medyo malakas po na hangin, habang strong winds naman sa may signal number 1. Pag po mayroong signal number 2 or 3, posible ito makasira ng mahihinang istruktura at yung maliliit na puno at posible rin makapagtumba ng poste doon sa mga may signal number 3. Makasira rin po ng pananim at kapag signal number 1 naman, may mga occasional gusts na mararanasan. Bukod doon sa mayroong signals 1 to 3, meron din po tayong mararanasan na pagbugso sa Southern Luzon, Visayas at Eastern portion ng Central Luzon. Ito po ay dahil sa convergence or pagsasalubong ng hangin na galing kay Neneng at yung southwesterly winds or yung hangin galing sa Timog Kanluran. Inulit po natin yung sentro nitong si Bagyong Neneng ay naglandfall sa Calayan, Cagayan kaninang 3:50 a.m. at ito po ay isang severe tropical storm na bago siya naglandfall. Lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility base sa ating latest track, either mamayang gabi or bukas ng madaling araw.
Lalakas ito bilang typhoon at tatawirin ang South China Sea. Meron naman tayong gale warning po dito sa malaking baybayin po ng Northern Luzon dahil yan sa epekto ng northeasterly surface wind flow at nitong si Bagyong Neneng. Asahan po natin tumaas na 5.5 meters or dalawang palapag ng gusali ng mga pag-alon ng mararanasan sa baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, ganyan din ang Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Delikado po ang mga pag-alon na to sa maliliit or maging sa malalaking sasakyang pandagat. At as much as possible, hindi na po natin papayagan ang ating mga kababayan na nangingisda for the next 24 hours. Asahan ngayong araw pa rin ang masungit na panahon dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo na po dito sa may Cagayan, Batanes, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra at Ilocos provinces. Mag-ingat sa mga baha or landslides at asahan pa rin po yung mga heavy rainfall warnings at rainfall advisories ngayong araw. Dito naman sa parting Zambales, ganyan din sa Occidental Mindoro at Palawan, meron din bahagyang epekto ng trough nitong si Bagyong Neneng. So asahan din po ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Posible rin ito magdulot ng mga pagbaha or landslides. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, and the rest of Central Luzon, asahan po bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. May chance na ng mga pag-ulan pero panandalian lamang at hindi naman direct effect nitong si Neneng. Sa ating mga kababayan sa Western Visayas, Negros Oriental, gayon din po ang Zamboanga Peninsula, asahan po for this day ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat-kulog. Dulot po yan ng trough or yung convergence ng trough ni Neneng plus the southwesterly winds. So mag-ingat sa posibleng baha or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, asahan ang mataas na tsansa ng ulan umaga pa lamang dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, and Davao Oriental. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas and Mindanao, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan at may tsansa ng mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan, walang kinalaman kay Bagyong Neneng. Sa Metro Manila, asahan po Monday and Tuesday, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. May tsansa ng mga pag-ulan as early as morning, so magdala po ng payong. Pagsapit ng Wednesday, bahagyang maulap na kalangitan ang mararanasan umaga hanggang tanghali, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa hapon. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, maulap na kalangitan pa rin ang mararanasan na may kalat-kalat na ulan, dulot ng trough nitong si Neneng na nasa labasan ng ating PAR. Tuesday at Wednesday, bahagyang bubuti ang panahon pero nandiyan pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, Monday and Tuesday, bahagyang maulap hanggang maulap din na kalangitan ang mararanasan na may tsansa ng pulupulong pag-ulan lalo na sa tanghali at hapon. Habang sa Wednesday, magbabalik ang cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms dahil sa posibleng pagmumuo ng panibagong sama ng panahon sa silangan ng Luzon. Sa ating mga kaigsoonan din na sa Metro Cebu, for the next 3 days, asahan pa rin ang maulap na kalangitan dahil dun sa trough or extension nitong si Bagyong Neneng at yung possible na weather disturbance sa mga susunod na araw. So magiging maulan, magdala po ng payong. At panghuli sa ating mga kaigsoonan din na sa Metro Davao, asahan bahagyang maulap hanggang maulap din na kalangitan, mainit hanggang 33 degrees Celsius at may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan gabi hanggang madaling araw. Si Haring Araw ay sisikat 5:48 a.m. at lulubog ito 5:36 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.